Yan ang pitira ng puso. Napitira ko ng puso eh. Cut. Alas! Okay. Hello everyone and welcome to our episode for this week. And anong pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ay dahil may nagtanong. Na naman. Okay, na naman. Ang dami nating nakukuwang tanong eh. Okay, paano daw mag-invest kapag ka nasa overseas? Kapag OFW ka. Oo. Or nasa ibang bansa ka. Siyempre, OFW. Malay mo na ba? Malay mo na ba? OFW na ba? Mga siya. Ah, sabagay. So, pag nasa abroad ka, well, paano nga ba? Hindi ko alam. Okay, number one, tingnan mo sa banko mo. Kasi usually if you have an existing bank account already, may mga online platform yan. Okay, pwede sila doon. Kaya lang, iba kasi kailangan pa pumunta ng branch eh. Para isabit yung form. Oo. Well, I know that some banks, kailangan mo lang i-download yung form, fill upan, tapos pwede mo i-courier sa kanila. Ah, yeah. Oo. Kasi hindi ka na, some banks nga, not all, hindi ka na nila i-re-require ng physical presence. Saka ng tinatawag na KYC. Kasi, kumbaga... Kasi may savings account ka na mismo sa bank eh. Nakilala ka na nila. Oo. Pero they would, I think they would still require you to go to the bank pag kung nasa Pilipinas ka. Oo. Pero... the thing is, you can already start investing. At least meron ka na investment. Kasi minsan, ano lang, hindi mo lang mawi-withdraw unless na mag, ano ka, physical appearance ka, personal appearance sa bank. But you can already start investing. And they can just check out yung website mismo ng bank. Kung paano. Oo, especially yung mga banks na may mga online banking facilities. Meron din ako. Isang click lang yun eh, na parang invest. Tapos from your savings account, pwede mo nang i-transfer dun sa investment. Either regularly or pwedeng one time. Oo, one time or pwedeng ano, yung naka-automated na auto-debit. No? Alam ko, since investing din naman ang pag-uusapan, no, yung modified pag-ibig 2, may nagtanong din sa akin dati niyan eh. Oo. Kapag OFW ka, you can just have a letter of authority. Okay. Dun sa person na pupunta sa pag-ibig branch na mag-apply ng MT2 mo. Tapos punta ka ng website ng pag-ibig, tapos mag-generate na dun yung parang account number mo. Tapos bibigay mo lang dun sa person na in-authorize mo, tapos siya mag-apply sa branch. Tapos hulog-hulog na lang. So yun, no, we have a video on about the modified pag-ibig. Yes, ano yun? What's that video? Tapos I also know some mutual funds and stock brokers na makakapag-open ka din ng investment account sa kanila kahit na nasa overseas ka. Yung particular na kilala kong stockbroker, ganun din, no? You have to download the forms, fill it up, tapos i-courier mo sa kanila. Okay. Tapos yung isa namang mutual fund na alam ko, meron kang i-download the form, tapos i-courier sa kanila, and then tatawagan kanila, video call, just to, yun na yung parang quote-unquote physical appearance mo. Video what? Kasi kailangan nila i-check kung wala sa video call. Dapat malinaw yung pagkakabigat sa video call. Ano? Video call. Video call. Yun. Baka magmasyado mabilis. Okay. Green-minded ka kasi. Okay. So yun, no? Tatawag sila sa'yo through a video call just to check kung totoo kang tao and all. Tapos I think some investment companies magpapadala ka ng picture. May ilan na may ID? May selfie ka with your ID to prove na ikaw 'yon. May mga ano na naman ngayon. Yung isang alam ko, you can open an account also. Tapos yung sa picture, parang i-screenshot mo yung ID mo. Yun. So, maraming ways. It's just a matter of... signature pwede rin sa kanila. Yes, tinatanggap na yung mga mga digital signatures. Pero, yun nga eh. I know na
eventually, pag nasa Pilipinas ka, they would request you to pass by their office to actually sign. Pero kasi yung barrier of starting, at least wala. You can already start. Usually naman, ano. You can start for as little as 1,000 pesos for some funds as well. Yes, yes. So, ang dali-dali lang. So, parang walang rason na hindi ka maka-invest whether you're here in the Philippines or whether you're abroad. Oo. Of course, if you want to know the specific brokers and mutual funds and banks na minimension namin, they can always just email us. Yeah. No? admin@wealtharchy.com or message us on our Facebook page also. Na WealthArchy. Or comment kayo sa ano sa video namin. Yes, sa baba. So we'll know. Alright. So ano pa? Okay na? Okay na. Yun yun. Okay. So mabilis lang. No? So actually, if you're an OFW, sinasabi nga natin, hindi naman pwedeng basta invest na ng invest. Hindi kailangan may plano, di ba? So you can also email us and see if, how we can help you to start your investing journey. So paano magsimula? Tapos like right now, there are like what, 200 plus funds in the Philippines. Funds pa lang yun, wala ka pa ng mga stocks and funds. So we can definitely help and guide you to pick which one is best and most suited for you. Na pwede nilang investan kahit na nasa abroad sila. Yes. Yun. Kayang-kaya yan. Alright, so I hope may natutunan kayo din sa video na to. So please give it a thumbs up and share it to your friends. And don't forget to subscribe to our channel. Yep. That's it. Bye-bye.